Labis na naalarma si Senador Rapi Tulfo sa mahigit sa 2,000 nakukulong ng walang kasalanang kada buwan dahil sa maling akusasyon ng ilang mga abusadong miyembro ng Philippine National Police. Sa kanyang privilege speech, ipinunto ni Tulfo ang historical data ng Public Attorney's Office o PAW kung saan noong taong 2008 ay 218,883 na akwita lang na itala. Itong taong 2022 lamang, nitong June 30, na itala ng PAW ang 13,164 acquittal o lumalabas na 2,194 acquittal kada buwan, na ibig sabihin ay kay Tulfo na 2,194 ang nakukulong kada buwan ng walang kasalanan na inakusahan o tinaniman ng mga pulis ang mga kawawang biktima. Based on the historical data of the Public Attorney's Office, since 2008, they have had 218,883 acquittals. I repeat, 218,883 acquittals. Just this year, up to June 30, they have had 13,164 acquittals. That's an average of 2,194 per month. Ibig po sabihin nito, 2,194 na inosenteng tao ang nakukusahan at nilitis kahit wala silang kasalanan. Ipinunto din ni Senador Tulfo sa kanyang privilege speech ang isang PWD sa na inakusahan ng mga pulis na snatcher na pinasok at tinalughog ang loob ng bahay nang walang ipinakitang search warrant at nang makita ang mumurahing cellphone agad na ginamit ang term na inimbitahan sa presinto. Matapos ang ilang oras na pagkakaditine sa presinto, pinakawalan din ang kawawang PWDs dahil walang complainants na labis na ikinairita ni Senator Tulfo na matapos sirain ng pagkatao, ganun-ganun na lamang. Because they are poor. Kamakailan lang sa aking programa, may PWD na pinuntahan sa kanyang bahay ng mga kapulisan na di man lang naka-uniforme. Inukusahan siya na nag-snatch ng cellphone. Inalugog ng pulis ang bahay nila. At nang may nakitang mumurahing cellphone, yun ang sinabing nakaw daw na cellphone. Niwala man lang search warrant ang pulis. At dahil dito, inimbitahan ang PWD sa presinto. Invitation. Again, invitation. Ito po ang magic word na ginagamit ng mga pulis para sa mga mahirap nating kababayan upang makaladkad nila sa presinto nang walang warrant o pares. At pagdating sa presinto, anong nangyari sa PWD? Pinag-antay ang PWD at nang walang dumating na complainant, pinauwi din siya. Excuse me. Ano yun? Pasensya na lang. Nayurakan na ang kanyang pagkatao. Nalabag na ang kanyang mga karapatan. Isa rin sa napunan ng senador na pabata ng pabata ang edad ng mga abusadong pulis kung kaya't hiniling ng mambabatas na magkaroon ng complete background of investigation sa recruitment at selection ng PO1 o sa mga nais na maging pulis. Nais rin ni Senator Tulfo na magkaroon ng batas na ilagay sa publication ang lahat ng mga pangalan ng mga applicants ng PNP o nais na maging pulis upang maging ang publiko ay magkaroon ng partisipasyon sa pagsasala kung ang isang pulis applicant ay abusadong tao. One of the policies in said circular that should be made into law is the requirement of publication of the names of the PO1 applicants so that the community could be involved in the reporting of the regulatory records of an applicant. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.